back again mga paps sa ating channel, Alimokun channel. So today's video, wala muna tayong hunting video mga paps, pasensya na kasi may paparating na ulan dito sa Liti mga paps. So wala muna tayong hunting video kasi hindi tayo makapag-hunt ngayon. Pero sa video ito mga paps, ituturo ko muna sa inyo kung ano ba yung buwan tayo makakakuha ng magandang klase na alimokun mga paps. Itong isi-share ko sa inyo mga paps, para sa akin lang ito mga paps ha, sa mga karanasan ko sa pag-hunt mga paps. So bago ang lahat mga paps, shout out muna kay Og Berenguela mga paps. Nakita ko kasi sa channel niya mga paps, na pinuri talaga niya ako doon sa mismong channel niya mga paps. So hashtag Og, salamat at saludang saludo ako. So na-touch talaga ako doon sa mga sinabi mo sa akin tol. Sa totoo lang tol, matagal na talaga ako na hunter. Sa tagal-tagal ko na hunter tol, alam ko na yung mga alimokun, iba't iba nilang mga ugali. At alam ko na rin kung paano sila mahuhuli sa tagal-tagal ko na nag-hunt at dahil din sa experience ko. So para sa iyo hashtag Og, congratulations sa nakamit mong tagumpay at more power sa ating tunay na mga ngati. So ayun nga no. So, wag na nating patagalin to mga paps. Let's go! Ang isi-share ko sa inyo mga paps, galing po ito mismo sa mga karanasan ko. At may mga explanation din naman yung mga ibang hunter mga paps. Iba-iba yung mga explanation. Pero itong explanation ko na may isi-share sa inyo, galing po ito sa akin mga paps, no? So, sa mga buwan na nasabi ko mga paps, ang pinakadabis talaga para makapili tayo ng maayos na katian mga paps, dito talaga sa buwan na September, October, and November mga paps. So, yan. So, bakit ko nasabi yan mga paps? Kasi, sa mga panahon na yan mga paps, mga buwan na nasabi ko, nabanggit ko mga paps, ting lugon kasi yan mga paps, ting... Kung sa Bisaya pa, ting dutol. Kung sa English naman, nagchichin spider yung mga alimokun o yung mga ibon mga paps, no? Yung mga nagchichin spider yung mga ibon mga paps, walang condition yan. Yung mga normal na alimokun, normal na mga alimokun mga paps, hindi talaga yan huhuni sa mga panahon na yan kasi nagdutol sila. Unlike sa mga dominante na alimokun, yung matapang sa area mga paps, bawat area kasi mga paps, mayroon talagang nagmamayari dyan na alimokun na siya yung hound mga paps. Kung sa Bisaya pa siya yung hound sa area na yan mga paps. Kung sa English naman ay siya yung dominant sa area mga paps, no? So kahit sa naglugon niya sa panahon ng tinglugon mga paps, kapag may narinig yung dominante na napahuni-huni, may nagpahuni-huni dyan mga paps na hindi niya familiar yung boses mga paps, yung dominante magpapahiwatig din yon sa katian mo mga paps na maghuhuni din siya mga paps. So ang ibig sabihin ng dominant mga paps, yung nagmamayari sa area, na sa kanya itong area. Unlike sa panahon ng tingkati mga paps, March, April, May, doon iba yung cooling boys nila o huni nila mga paps, no? Kasi yung mga huni nila, hinuhunihan nila yung potential na magiging partner nila kasi yun nga mga paps, mating season kasi sa mga panahon ng March, April, May, tingkate mga paps. Dito naman sa month of September mga paps, iba yung huni nila mga paps. Paps, yung huni nila sa panahon at buwan ng September, October, November ay for territorial purposes only mga paps. So pinoprotektahan nila yung mga area nila sa pamamagitan ng huni at alam din yan ng ibang alpas mga paps. Unlike dito sa buwan ng March, April, May ay huni nila ay for potential mating mga paps, no? So hinuhunihan nila yung potential nila na magiging asawa. So ang ibig sabihin ko lang mga paps, iba yung huni sa March, April, May sa tingkate at iba din yung huni sa panahon at buwan ng September, October, November mga paps. So balik tayo sa dominante na kapag lalapit na siya sa katian mo. Ang magiging sitwasyon na yan mga paps, maghuhunihan na yung katian mo at saka yung dominante na alimokun, alpas. So unlike sa hindi dominant na alimokun mga paps, magwa-warning ko lang yan mga paps.
kung lalapit man sila kagad, magwa-warning call. So kapag lalapit yan sa katian mo, magwa-warning call lang yan mga paps. Nagpapahiwatig lang yung alpas na hindi dominant, yung normal lang na alpas mga paps. Nagpapahiwatig lang yun sa katian mo mga paps na hindi siya lumapit sa katian mo para sa away mga paps, no? Lumapit siya para sa, kasi nababaguhan yung alpas sa huni ng katian mo. At alam din niya ng katian mo mga paps yung ibig sabihin ng alpas. So kaya kapag may marinig yung katian mo na magwa-warning call, ganadong ganado yan at aakit talaga, lalo-lalo na kapag makikita ng katian mo na nagwa-warning call yung alpas, hindi lang marinig kundi makita mismo talaga. So magaganahan talaga yung katian mo. At kapag unlike naman sa dominante ng areas mga paps, kapag sa panahon na yan na lalapit siya sa mga panahon na yan mga paps, hindi yan magwa-warning call mga paps. Kapag lalapit na siya, patalon-talon lang yan sa mga sanga at kinakagat niya yung mga dahon-dahon mga paps, no? So kinakagat-kagat niya yung dahon-dahon, nagbabody language yung alpas mga paps, yung dominant, nagbabody language yung alpas sa alimukon mo na katian. So nagpapahiwatig yung alpas na at away ang gusto niya. Yung komunikasyon sa alimukon mga paps, body language lang kasi yan, unlike sa atin na nag-uusap talaga tayo. So yung mga alimukon lang ay body language lang yung basehan nila. So ayun, so patuka-tuka na yung dominante mga paps, no? So yung hawd, patuka-tuka na yun sa mga dahon at tatalon-talon yun sa mga sanga-sanga. Pagkatapos mga paps, huhuni na yan ng mahina hanggang sa palaki ng palaki yung huni mga paps. Ang mangyayari dyan mga paps, maghuhunihan na yung dalawa, katian mo at saka yung dominante. So bakit ko nasabi yan mga paps na the best talaga ng panahon mga paps? Kasi wala kasing masyadong lumalapit sa mga panahon na yan. Meaning masusulong mo talaga yung dominante mga paps, no? Kasi yung dominant lang at yung katian mo lang yung magbunuan. Unlike sa panahon ng mga tingkati mga paps doon sa February, March, April, mga doon, marami talagang lalapit. Unlike sa panahon na nabanggit ko, September, October, November, kasi masusulong mo silang dalawa na magbunuan. So kung sa paghuli naman mga paps, magdidepende na yan sa katian mo kung kaya ba niyang makuha yon o mapadapo yon sa pulot. Kasi ang the best talaga mga paps, yung talagang hindi talaga tumitigil sa pag-arte yung katian mo mga paps para mahuli mo siya. Kasi mag-expect na lang kayo kapag lumapit niyang dominante sa area mga paps na matagal talaga yung dumapo mga paps. Si Red Carpet mga paps, halos naghapon ako na bago siya nahuli mga paps. So nag-start siyang lumapit sa katian ko mga paps alas 2 ng hapon hanggang mag-aalas 5 na lang mga paps. So tagal talaga niyang dumapo mga paps. Naman tayo mga paps magbabase dito sa panahon at buwan ng March, April, May dito sa tingkat eh. Marami ka talagang mahuhuli dyan sa mga buwan na yan kasi yung mga inakay kumpleto na yung mga balahibo nila at ready na din sila sa mating season. So mating season kasi sa panahon at buwan na yan mga paps, kaya marami tayong nahuhuli dyan. So walang question tayo dyan mga paps, no? Alam na natin yan. Ng buwan ng March, April, May, yung mga alpas na rumal, kumpleto na yung balahibo at kondisyon na talaga sila, nalapit sila at mabulabog yung dalawa na naghunihan. Kasi may lalapit na iba at yung dominante, hindi mo na masusulo. Kasi may sumausaw na iba alpas. So malaking chance na hindi natin mahuhuli sa panahon ng March, April, sa panahon ng tingkate. Mga nabanggit ko na buwan mga paps, September, October, November, doon talaga maganda at pumili ng mga gawing katian, potensyal na gawing katian mga paps, no? Kasi masusulo talaga natin sila, yung mga dominante. So yun lang, at sana'y napahiwatig ko ng maayos yung gusto kong
ipaliwanag sa inyo mga paps na maganda talaga yung panahon dito sa, kung gusto kang pumili ng katian mga paps, dito talaga sa September, October, September, October, November yan. So yan lang muna mga paps. At sa mga nagpapa-shoutout dyan mga paps, pasensya muna kayo at wala muna tayong shoutout ngayon mga paps kasi nandito pala tayo sa bahay ng ate ko mga paps, no? Ayan, no? So nandito tayo sa kwarto ng kanyang anak mga paps at baby, ayan, no? So wala, pero walang baby kasi napasa baba mga paps, no? So sana'y nagustuhan nyo itong video mga paps at nalaman yung gusto kong maipahiwatig. Pasensya na kayo kung hindi ako masyadong fluent magsalita ng Tagalog mga paps kasi hindi naman talaga at hindi pa po ako nakapunta ng Manila mga paps, no? So ayun, hanggang dito na lang tayo mga paps at susunod ulit mga paps.